So hello, hi, mabuhay. Ayan guys, for today's content, pag-uusapan natin is bakit kailangan mo pa mag-aral, bakit you need to aim for continuous progress. Diba, for example, nagtapos ka, bakit kailangan mo pa mag-aim ng mas mataas? Okay, pag-uusapan natin yan for today's video. Kasama ko, ipapakilala ko sa inyo mamaya. Let's go! So, hello, hi, mabuhay again. Ayan, as what you see, I'm here at LSPU Los Baños at kasama ko si... Ma'am CJ, ayan. Kung bakit ang topic natin for today's video is about professional growth. Kasi ngayon nandito kami kasi nagbayad kami ng tuition. Nag-full paid na kami kasi tapos na kami ng ilang units? Nine units, diba? So, napakabilis lang. So ayan, mamaya kakain muna kami, doon kami magchichikahan. Mag-share kami ng story namin. Paano kami nag-decide mag-master? Ano yung naging decision making namin kasi 2 years bago tayo nag-master, yes. Diba? So, ano yung nag-ano sa amin? Nag-push mag-aral. Mamaya pag-usapan natin yan. Then ano yung mga nararanasan namin habang nagtatrabaho tapos habang nag-aaral. Let's go! So yun guys, habang nakain kami is we will discuss yung mga ano bang discuss natin. Ayun, magtatanong-tanong kami sa bawat isa sa amin or mag-interview namin yung isa't isa, gamer. Ayun, ang unang tanong na is bakit na nag-enroll ng master? Hindi ako nag-enroll ng master. Kasi, I know, sa sarili ko, hindi enough yung napag-aralan ko ng 4 years. At sabi natin yung matagal yung 4 years, diba siyempre dapat yung teachers, sabi na, dapat ang teachers nag-grow, lifelong learning, kasi yung pahiling teacher. So, dapat hindi tayo maging stagnant lang dun sa 4 years na pinag-aralan natin. Dapat more and more aral pa. Para maging globally competitive lang. Tama naman yung sima. Kumbaga yun, siyempre, as a teacher, you are the source of knowledge. So, as much as possible, di ba, we know naman na everything change. So, dapat hindi tayo makabagot matuto. Ako naman, nag-enroll ako sa MAED, self-love, self-progress. Kasi for me, hindi man ako makapag-invest for myself financially. Pero I can invest for myself yung sa professional growth mo. Kasi ang investment naman is not about money lang eh. It's about yourself. Ay yung for me na mas mahalaga. Kung kaya mo mag-invest sa sarili mo, especially yung ayun sa pag-aaral mo, in the future, mas magiging maganda din talaga yung buhay mo. Kumbaga, huwag ka lang ipon ng pera. Ang pera, pwedeng may mangyari. Pero yung education that you have, is hindi na mawawala yan. Kahit magkasakit ang, or nangyayari naman yan, magkasakit ka, hindi mawawala, nandun pa rin. Pag gumaling ka, nandun pa rin yung education mo. Unlike yung pera, kapag nagkasakit ka, pag nagkasakit mo, wala na talaga. Kailangan mo na siyang kitain. So yun. Ano ma'am, naging mahirap ba sa'yo yun? Kasi kami, almost 2 years po kaming umstop. Hindi kami nag-aaral agad. So, ikaw ma'am, naging mahirap ba sa'yo yung pagkasi, di ba?
may mga teacher na nagiging stagnant eh. After they graduate, is feeling nila okay na yon. Kasi may fear sila, may doubt sila na baka din nila kayanin. Ikaw ba, ma'am, paano mo nakakaya maging yung time management mo? Ano mapapayon? Paano? Totoo lang, mahirap magtrabaho, tapos nag-aaral ka, tapos siyempre, ang daming pang ginagawa sa school, no? Ang dami kasing duties and responsibilities ang pagiging isang guro, lalo na kapag nasa depth na. So, talagang tama yung sinabi ni Sir Doma kanina na yung time management. So, actually, hindi naman siya mahirap, sir. Magiging mahirap siya kapag wala kang time management. Sabi nga ni Sir Doma, no? Actually, tamas 2 years kami ni Sir Jomar bago kami nag-decide mag-masteral. So, may mga kasama pa rin na makaliba na ng classmate. So, sa 2 years na yun, doon namin na-feel na kulang pa kami, gano'n. So, kumbaga, hindi pa namin na nailalabas, nailabas pa kami, gano'n. Kaya kailangan mailabas pa yung best na meron kami. Saka di yung mawawala yung fear, ayan sa mga nanonood na teacher dyan, na teacher 1, may fear kayo na baka din nyo kayanin, hindi po mawawala, normal lang. Pero tandaan nyo, hindi nyo makakanasan or hindi nyo magagawa, malagpas lang isang bagay kung di nyo sinusubukan. Kasi ayun talaga yung sinasabi ko sa sarili ko, na I'm ready sa stress, I'm ready dun sa hirap, di ba, studying eh. Sino ba magsasabing madali? Pero paano? Di ba? Tapos financial pa, paano mo kakayanin? Pero hindi mo yan magagawa kung di mo talaga umpisan. Yun ang lagi kong iniisip. Kung di ko kayanin, okay, siguro I have to accept, but I try. Ayun ang pinakamalaga. Pero yun, ngayon naman, based on my experience, hindi ko siya nakikitang nagiging stressor ko yung main. Kumbaga, it's normal. Kasi as a teacher, normal naman tayo nag-aaral eh. Parang part siya nung daily life natin eh. Parang normal siya, hindi ko siya nakikita as a stressor. Yung mga gawain, maybe may mga part na, kasi may mga ginagawa ka din, then kailangan may mga report. Pero normal, yung stress natin normal na eh. Kaya dapat sa mga teacher dyan na natatakot, guys, please, ano lang, parang wala, walang nagbago sa flow ng buhay ko. Ang study, ang stress is part of our life na as a teacher. So kung mag-master ka, may stress ka, hindi mo siya mararamdaman. So yun, Ma'am CJ, ngayon naman, explain mo sa kanila, kasi di ba pandemic ngayon, ano yung mga nakaranasan mo sa market? Ano ba yung procedure ngayon para merong kaalaman silang makuha sa'yo? Ano yung procedure ng market? Modalities, gano'n. So sa Maes, so sa Los Baños, Polytechnic University, ako LSU lang, LSU. So sa atin, sir, ang learning modalities namin ay online lang muna. So wala pa kami face-to-face. So next time siguro, hopefully, baka may face-to-face. So ang struggle naman doon, sir, siyempre nga, lahat naman tayo, kahit yung mga estudyante, mas gusto nila nung face-to-face, no? Kasi makikita yung mga classmates, ganyan. So ang nakikita ko naman na wala naman ako sa ngayon, wala naman ako nakita yung struggle, sir. Siguro internet lang, yun lang sa internet. Pag naulan. Kasi yung mga, actually, mga magiging kaklase mo sa master, mga approachable, tsaka active sila, ganyan. Kaya masaya, nakaka-encourage mag-aral. Lalo si Sir Jomar, nakanta pa siya. Miss niya, nag-split siya dun sa, sa screen. Timutong ako lagi. Then guys, in short, ang modalities ng sa mga gusto magmait, online naman. No, kaya pag may mga anak kayo, okay lang. Hindi kayo babiyahe. Ayun yung yung advantage ng having the mait during the pandemic. Kasi hindi kayo kakain ng oras para magbiyahe-biyahe. So yun, kaya hindi kami ganun ka-stress sa mait din talaga. Pero in terms of learning, nasa IPA, lagi naman lagi sinasabi ko, in terms of learning, kahit anong modalities yan, kung ayaw mo matuto, ayaw mo. Diba? If you want to learn, you may make things to learn. May YouTube, mag-extend ka ng effort kung hindi mo talaga matuto. Yun lang naman yan, in terms of learning. Pero kung hindi ka naman motivated matuto, hindi ka talaga matututo. Kasi kami, ang ginagawa ko talaga, ino-open cam ko yung sarili ko. Kami naman si Jiragam lang ako. Para hindi may iwasan namin matulog-tulog. Kasi alam, matulog kami na naka-open cam. Saka hindi naman, guys, di ba ilang hours ang mait natin? Every subject. 8 to 6 kasi siya, pero... 8 to 6 ang
hindi siya, for example, tatlo subject namin, hindi siya sabay-sabay. Kumbaga, 6 weeks every subject. Again, 6 weeks po every subject. Then, ang time niya is 8 a.m. to 5 p.m. Pero kadalasan nangyayari lang ang discussion during 8 a.m. to 1 p.m. Then, yung remaining time, it's up to you kung gagawa ka ng activity mo. Yun lang po. Kumbaga, hindi ganun kahirap yung pagkakaroon ng MAED at the midst of pandemic. Yes. Next na tanong ko, ma'am. Wait, sir. May tatanong. Ilang taong ka na daw? Sino ka pa nun? Ikaw? Patolo. Ayun, ako, 24. Ikaw? 23. Ayan, kumbaga kami, bata pa kami. Pero may mas bata pa sa amin na nakapag-mait na. Doon ako naiinggit, doon ako na-inspired. Doon sa mga, kala mo yon ang bata pa nila, pero ang laki na lang role nila in public school. So yun, lagi nyo tignan, huwag itignan yung age nyo. Tama. Sa pagkatuto, wala naman yan kung anong age ka. May bata, may matanda, doon sa ano namin. Yung iba namin kaklase, 12 years in service. Yes. Mga meron din, madami, mga baguhan. Pero mas marami talaga yung matagal na sa public. Pero at all, hindi ka maaano, hindi kayo may stress, hindi kayo mapapressure sa mga classmates nyo. Kasi first of all, you are both professionals, kaya walang mga ganung bagay. So ma'am, ano yung changes na naranasan mo? Kasi kami ni Ma'am CJ, both na kami yung deputy teacher. So yun ma'am, ano na kami, this month is our 6th month in public school. So ano yung changes in 6 months having that position in public? So yung big changes talaga sa pagiging we just want here to motivate those teachers na even kahit hindi ka let pastor, you may take your MAED. Yes, tama. Okay, then ngayon isi-share naman namin yung life of being a deaf teacher. Ano yung changes mo in 6 months pa lang to guys, ha? So yung 6 months sa pagiging public teacher, so ano siya, syempre sa una, hindi kasi yung fear siya, yung kakabahan ko, hala, ako na ko talagang iniisip dun sir, yung mga makakasama ko. Hala, mag-wait kaya yung mga teachers doon, ganyan, approachable kaya sila, ganyan. Kasi di ba sabi nga nila, mas makakapag-work ka ng maayos at maganda kapag yung environment mo ay maganda rin. So syempre, isa sa pinaka-ayaw naman ng lahat, yung meron kang toxic na ka-workmates, di ba? So sa that end naman, so sa amin, sa school namin, wala. So actually, lahat doon, kasi naging magaan yung flow ng process ko ng 6 months na yun. Pero meron yung malaking changes doon sa Jomar. Ang pinakamalaking changes doon ay yung oras talaga. Kumbaga, hindi na siya katulad dati ng nag-aaral tayo, tapos yung mga nang bawa, nasa 5 years pa kayo, ganyan. Dito talaga, malaking adjustment yung oras mo. Tapos, syempre nga, nag-aaral ka, ganyan. So, ayun yung mga changes sa akin po, yung pag-aaral, tapos especially yung paano ka mag-budget, yan. About sa ano, yung mga nagagawa mo na ngayon na hindi mo nagagawa noon. So, yung mga nagagawa kong noon, ngayon, na hindi ko nagagawa noon, yung nabibili ko na sa'yo yung mga gusto ko, ganyan. Yung hindi ko na, tapos, nabibili ko na yung parents ko ng ganitong halagang, bawa, kahit sinturon, na ganitong halimbawa ng halagang 1-5, ganyan. Hindi na ako nanghihinayang, gano'n. So, baga may ano ka na, financial freedom na pinatawag. Yes, financial freedom. For example, dito po, anytime, sabi namin, ma'am, gutom tayo. Mm-hmm. Diba kasi ngayon, 2 p.m. na, so we decided that asikaso kami lang master namin. We decided to eat, syempre, we are a human, no, nagugutom tayo. Ayun. Ay yung mga changes ni ma'am, akin na ma'am, ayun, dahil 6 months na, capable ka na mag-loan, car. Ay sabi ko nung umpisa, di ako mag-loan, sapang loan tayo. Pero, sabi ko kasi, hindi, ang hirap mag-ipon kapag sarili mong sahod, promise. So, support ka pa ng family mo. Kasi, apat kami nag-aaral ngayon. Ako, MAED, tatlong college, tapos isang nursing. Ayun yung kahapon, yung bayaran ng kapatid ko, 13,000. Nagbayad siya ng, umalis sa bahay, nanghingit siya ng 4-6 kasi may utang pa siya. Pagbalik niya, may papel na naman siya. May dala. Hindi ko siya enroll. Kumbaga, inano niya lang, may kulang pa siya. Kaya, ang daming pero di ba, isipin niyo, if di ako deaf, I cannot. Kasi sa deaf, sa public, hindi niya kaya. Hindi kaya ng sahod. Iba talaga pag public. No, in terms of compensation, guys, kaya sa mga teacher dyan na nanatili sa private, hindi ko inaano ang private, pero if you want to extend your hand, especially to your family, yung kaya mong ibigay for them, yes,
ay in-encourage ko kayo na mag-public. Kung capable naman kayo or kaya nyo naman talaga na mag-public, pasok naman requirements nyo. If sa work naman, walang change, walang bago. Same lang ng work, guys. Environment, in terms of college, wala din bago. Kasi, guys, papasok kayo sa institution, which is, ang pinaka magiging ka-workmates nyo is professional teachers. So, expect that majority of them is ethical. May mga masasamang ugali, di naman nawawala sa tao yan. Pero, di ba, sarili na tayo dyan. As a teacher, we handling different students. So, kailangan, sarili na rin tayo sa different teachers ko, teacher. So, yun. Ayun, sa changes, napakalaki. Tama. Pag sa 100%, 75% yung nabago sa akin. In 6 months pa lang po ito, ha, ng public. Kasi ako, I have my motor, I have my iPhone. Wow, yes, yes. iPhone ano nga yun? iPhone 13. I have my iPhone, nagpa-ayos kami ng bahay at may tindahan kami. Yes. Nag-loan ako, pero kasi diba, hindi ka naman magiging capable sa loan ang lalapit sa'yo, guys. Kapag gepet ka na. Mm-hmm. So yun, ayun, I can buy what I want. I can do what I want. Kasi may pag-transfer na ako, may pera na ako. So yun, malaking pagbabago. Saka isa pa pala, sir, napansin ko sa pagbabago, yung bawa, nakasuot ka ng uniform, iba yung respect sa sa'yo nung mga tao. Labor. Yes. Ay, ano yan, si sir yan. Sir, tawag sa akin. Tapos kung naranasan niyo ba yung ano, pag pipila ka sa, bawa, bibili ka ng tindahan, o kaya pipila ka sa Mercury Drug, ikaw yung papaunahin, sabihin sa'yo, ma'am, kayo na po yung una, sir, kayo na po yung una. Ikaw na lang din yun sa mahihiya. Ganyan. Sige po, kayo na po yung mga ganyan. Minsan, ano, inilibre ka pa. Ah, kumain na po ba kayo, sir? Tapos, ma'am, ganun ka. No. So, may mga giver din naman na parents sa public. Kasi, sir, Jomar, ako rin itatang sa'yo. Kaya pa ako tinatanong eh. Gawan ba yan? Itanong ako sa'yo, sir. Di ba, simula nung ano tayo, nung college. Di ba, no? Simula, nag-college ka, nasubibay ako kasi yung boy ni Sir Jomar eh. Talagang... Classmate eh. Talagang... maano ka eh, kung ikaw yung... Kasi dati, siyempre hindi mawawala yung mga bully-bully sa school, ganyan. Tinatawag namin siyang impeng negro, o kaya amoy suka, yung bag, yung mga ganyan. Para masasama ugali nila, guys. Mga ganyan. Pero ikaw, Sir Jomar, di ba, ano yung message mo doon sa mga bagong graduates pa, yung mga naka-graduate na o ga-graduate pa lang, at saka sa mga... sa mga future educator lang. Yes, mga future educator. Ang message ko lang, yung kamalaga sa akin, you trust the process. Everything happened in a process. Hindi siya yung biglang, oh, yun na. As in ako, ang dami kong struggle, chaos, bago marating yung DepEd, na ang daming hirap. As in pagka-graduate mo, yung let after mag-let, magpaparank. Ang daming proseso ng pagpaprank. Pag na-rank ka na, may item ka na, ang hirap naman makapasok sa DepEd. Sobrang dami nung process. Kaya ang message ko dun sa mga bagong graduates, especially mga educators, alam nyo, kailangan nyo tatagan yung puso nyo. Then, kailangan nyo magtiwala sa proseso at maniwala sa sarili nyo na, ayun, yung power of vision na lagi ko sinasabi, na lagi nyo tignan yung goal nyo, wag yung pinagdadaanan nyo or hirap na pagdadaanan nyo. Kasi promise, hindi sa pag-aano, after yung graduate, mag-uumpisa pa lang kayo. At yun, dyan pa lang yung struggle, yung let nyo pressure behind your back na you are a degree holder, you have to pass that examination. Kaya sobrang hirap. Tapos, siyempre nagtatrabaho ka na lang. Kaya sobrang hirap na. Then, ayun nga, ang daming proseso bago makain sa DepEd. Kaya, ayun, maging matatag kayo at maging handa. Ikaw, ma'am, anong message mo for them? So, ako naman, yung message ko naman for them. So, ako kasi, ako yung tipo ng taong ano ko eh. I'm optimistic. Kahit si Sir Jomar, optimistic person siya. So, kung yung sabi nga, what you think is what you become. Kung naisip ko na, ano ka, na, oh, magiging ano ko, soon magiging DepEd teacher ako. So, kaya kailangan, di ba nga, action speaks louder than words. So, dapat, kung nasa isip mo, gawin mo, di ba? Hindi purong panganay ka ng pangarap, no? Dati si Sir Jomar, nangangarap lang magkaroon ng motor. Pag puro pangarap, wala kayong mararating. Dapat kikilos ka din talaga. Pero mahalaga may pangarap. Pero huwag hanggang din lang. Tapos yung dami kayong pagdadaan. Pero sabi nga Sir Jomar, huwag yung tignan yung
pagdadaanan nyo, tingnan nyo yung goal nyo. Kasi sa bawat, ano yun, di ba pag nag-start ka, sa pag-start mo pa lang, dami ka na, pwede ka na madapa, pwede ka na kung ano-ano pwedeng mangyari. Pero wala ng pinansa, yes, pag-adaptation, everything, lahat pagdadaanan nyo yan. Kaya sa mga new graduates, especially pa mga pasang kaka-graduate, yes, lang, nung linggo lang, nung linggo. Yes. So yun, napakadaming pagdadaanan. But ako 24, mga 2 years paghihirap kayo, pero isipin nyo, papunta kayo kasi kayo dun sa goal nyo. Mm-hmm. Diba? Parang hindi mag-aapoy ang isang bagay kapag hindi mo kinikis-kis ang kinikis-kis. Tama. Antayin mong kis-kis yan, hindi agad yan naapoy. So maniwala kayo sa proseso, yun lang. Then ngayon ma'am, ano naman yung message mo? Kasi diba, we discussed already yung advantages of being a deaf teacher. What's the changes that we have or we experience nung tayo deaf teacher? Anong ano mo, message mo dun sa mga graduate ng college? We have a degree, pero may doubt sila or takot silang pumunta in public. So yun, sa mga teachers dyan na nakagraduate na, and alam nyo naman na, bawa nakakuha na, may mga qualifications naman kayo, pero nagda-doubt or may fear kayo na, hala, baka mo yan, hindi ako matanggap, hala, baka mo yan, hindi ako makapasok. So talagang una, ang kalaban lang naman kasi talaga ng isang tao ay yung sarili niya mismo. So kung hindi mo madidefeat yung hala mo, yung mga baka mo, baka ganyan, so magiging stagnant ka kung nasan ka ngayon. Kaya dapat yung mga message ko sa mga nagtakot dyan na laging may baka or mga nagda-doubts, so dapat nga alisin yung doubts kasi nga nothing is impossible, di ba? So dapat sa thinking nyo pa lang na nothing is impossible, no, dapat ano na kayo, ano ito sir? Yung mag-move na kayo agad, yung kuminis na kayo agad. So wala namang masamang mag-try, sabi nga nila, experience is the best teacher. So kung na-experience mo magparang, kung hindi ka natanggap, edi laban ulit. Kasi ano yun sir, niwala ko na there's a perfect time for you. Yes, sa bawat bagay. So kaya yung mga teachers dyan na gusto naman talaga nila makain sa public, kaso nauunahan ng takot, alisin niyo yung mga takot niyo, mga ma'am, sir, kasi hindi naman siya nakakatakot. Actually, masaya nga siya. And bang, di ba sir, and bang sabi-nabi mong mga experience na ano? Wala, na, wala kami nadidiscuss dito na ano, dilemmas ng enrolling in, yes, master, tapos having a work, wala, wala talaga. Kumbaga, parang part lang siya pagiging deaf teacher. Ganun. Masaya, ganun. So ako naman ang message ko sa mga may doubt is, ayun, for me kasi, sorry ha, pero for me, contentment is not a success. In a young age, okay, kung bata ka pa guys, hindi, huwag mo sabihin contento na ako. Kasi diba sabi, if you define success, marami nag-define ito na ito yung ano, happiness, your happiness and contentment. Tuldo. Yes, totoo siya, pero if you are young, bata ka pa, tapos nakontento ka na sa buhay mo, for me, it's a sin for yourself. Hindi sa sinasabi kung huwag kayo makontento o what have, kung anong meron kayo. Ang akin lang is hanggat bata ka pa, learn to look for another opportunity, learn to look for the progress. Kasi ay, huwag kayong maging stagnant na, for example, ako teacher, wala ako, deaf teacher na ako, okay na ako dito, no. Kung kaya ko pa itong taasan, dahil bata pa ako, tataasan ko ito. That's my cognition, na I'm not contented of having what I am now. Kasi ayun din yung halaga na ano eh, you have the inspiration, may tao kang nakakausap or nakikilala na mataas sa'yo. Then ina-aim mo na, I wish someday maging sila ako. Kasi ganun ako eh. Alam nyo sa DepEd, ang daming bakla. Ayun ang iniisip ko, ang daming mga matataas ang position in DepEd sa gay na part of LGBTQ. Kaya sabi ko sa sarili ko, pare-pares kami LGBTQ. I can do what they did. So, ayun lang ako na hindi ako nakukontento. After pumagmaid, I'm not sure kung kontento na ako. Kung maging teacher 5 o teacher 7 ako, ewan ko kung makukontento ako. That's my ano eh. Kumbaga, yun yung edge ko sa sarili ko. O yung pinagmamalaki ko. Hindi ako marunong makontento. Mainggitin ako. Okay? Kumbaga yun, hindi... Ikaw ba, titignan mo na inggit ay masama? Magiging masama yan kapag gagawa ka ng masama. Yes. Parang pag-iinom. Masama ba mag-inom? Gagawa yung magiging masama ang inom kung inaraw-araw mo tea. Yes. O kaya habang umiinom kayo, may sinaksak ka, may nirate ka. Hindi siya masama kung mabuti kang tao. Parang ganun lang din sa ano, sa
sinasabi ko na hindi masamang mainggit. Kasi ako, ang dami kong inggit. Pag may nakita ko may kotse, naiinggit ako. Yung kulay niya, naiinggit din dyan. Oo, magpapaalit ako ng mukha, lahat, everything. Pag may pera na, pero naiinggit kasi ako. Kasi yun yung goal ko. Kumbaga, ang inggit, kinoconvert ko siya as positive na someday, ayan, baka makita niyo ako, di niyo ako makita dito kasi ang puti ko na, or ang ganda-ganda ko na. Iba na yung mukha niya. May dede. Joke lang, hindi naman ganung point. Mm. Kumbaga, yun lang. Pag naingit kayo, guys, be thankful kasi that's the reason behind it is may kulang pa sa sarili mo. Tama. Matuwa ka na nakikita mo. Ako, sabi ko nga, kapag nararamdaman ko na contento na ako, ayoko. Kasi gusto kong, I want more. Gusto kong may ingit pa ako. Kasi pag may ingit ako, lalo ako nagkakaroon ng eagerness na to do something for myself na may nangaapi pa sa akin. Ito nga nakanasan ko, ma'am, during the ano, nagti-thesis making kasi ako, gumagawa ko, nag-advisor ako sa ating school. Then, may professor, kasi nirecord ng bata, yung usapin nila, nirecord at sinend sa akin. Ang sabi, bakit yan ang kinuha niyong advisor? Parang, he's not capable to be advisor. Siyempre, in ano naman kasi, college yun eh. Ang isip-isip ko doon, okay naman talaga, reasonable na sinabi na yun. Pero, alam mo yung narinig ko yun, naiyak ako na sa aspetong medyo nasaktan ako, ayun yung reality. Pero sabi ko sa sarili ko, I will make myself capable for that position. Yung magiging capable ako as advisor teacher, kasi sabi na nga, bakit yan ang kinuha nyo, fresh graduate niya, tapos wala pa daw akong master. Ayun, ang sinabi ko na lang, hindi ako nagalit sa sinabi kasi kilala ko yung professor. Naging professor ko din talaga siya sa pamantasan. Ayun, di ba? Imbis na tignan ko siya ng masama, tinignan ko siya sa mabuti. Nasabi ko sa sarili ko na kapag nakita niya uli yung pangalan ko sa thesis book na ako ang advisor ng thesis, ay wala na siyang masasabi. Kasi he know na graduate ako ng MAED or I have the position na or capable na ako for that position. Kaya kayo guys, kung gusto niyo tumaas yung ano niyo, yung sarili niyo, itaas yung sarili niyo, itaas niyo din yung pangarap niyo. Hindi yung makontento kayo kasi lalo na sa mga bata pa. 24 hanggat wala pa kayo sa 40, pwede pa kayong mangarap ng mataas. Tama. Kahit mga 40 eh. Oo. Di ba may class B time ano na? 25 years na tayo sa service. Pero na ano siya sabi niya kaya siya na motivate dahil dun sa anak niya, di ba? Tama, sir. Yung anak niya nag-push sa kanya. So kaya kayo, hoping na sa mga nanonood ng vlog na to ni Ginoong Silvato, no? Diba, tama ba? So I hope na ma-inspired kayo, ma-motivate kayo. So actually, yung 23, 24 years old namin, sa ibang tao, o yung bata pa, pero sa thinking, yung thinking kasi namin dalawa, parang hulo, parang ang tanda na namin, kaya we want more pa eh, talagang, sige, araw ng araw, kahit baka kami. We want kasi pag 30 na kami, stable na kami. Nagawa na namin, magsasaya na lang kami kasi nakapag-invest na kami for hours. Sabi, not financially, hindi kami nag-ipon in banko, pero nag-ipon kami ng posisyon na balang araw, medyo mataas na kami. Okay, hindi masama yung guys na itaas mo yung sarili mo, knowledge mo, yung rango mo sa trabaho mo. So yun, I wish na natuto kayo in this vlog. Again, this vlog, kung nanonood kayo ang vlog na to, para to sa mga fresh graduate, doon sa mga natatakot mag-MAED, nagtatakot mag-aral muli, tapos din sa curious kung ano ba yung nangyayari kapag nagma-MAED. Para sa inyo itong video na to. So yon, thank you for watching and subscribe po kayo. Ayan. Click nyo din yung notification bell and like. So yon, goodbye and thank you Ma'am TJ for having you in this vlog, ang aking guest. Charot! Hindi to planado guys. Kumbaga, naisip namin na mag-vlog na rin to inspire kasi ang vlog ko talaga more on ano lang about sa pag-aaral, about culture, life and lesson in life. So yon, thank you and God bless everyone. Bye.